Magandang araw! For today's video, ipapasyal namin kayo sa Wakayama, Japan. Kaya naman, 5 a.m. pa lang ng umaga ay gising na kami. Dito nga pala kami sumakay ng ferry sa Tokushima. Mula dito, papuntang Wakayama, nasa 2 oras mahigit din yung biyahe ng ferry. Oh no! Medyo mahaba din yung pila ng mga sasakyan. Excited na nga si Bunso sumakay ng ferry kasi first time niya. First time naming lahat pumunta ng Wakayama, Japan. Kaya naman, excited din kaming lahat. So ayan na po, papasok na po yung sasakyan namin sa ferry. Nasa mahigit na 3 lapad din yung bayad namin sa ferry. Papunta at pauwi na yun. At nung makapasok na kami sa loob ng ferry, parang ang bilis lang ng oras. Kasi naman si Bunso ay nakahanap ng kalaro. Kaya naman, nag-enjoy talaga si Bunso sa unang sakay niya sa ferry. Sa wakas, nakarating na kami dito sa Wakayama, Japan. So ayan na nga, palabas na kami ng ferry. Mula naman dito ay bibiyahe kami papunta sa Adventure World. Nasa mahigit 1 oras din papunta doon. Kasi kung mula sa amin, papuntang Wakayama, kung magsasakyan ka lang at hindi ka sasakay ng ferry, nasa 5 oras din yung biyahe. Kaya naman, malaking tulong talaga kapag sumakay ka ng ferry papunta dito. Iwas pagod para sa mga taong nagmamaneho. Buti na lang at maganda ang panahon ngayong araw na ito. At dahil nga maaga nagising si Bunso, kaya naman, tulog na tulog talaga siya habang nagbibiyahe kami. Dito nga pala kami namasyal sa unang araw namin dito sa Wakayama, Japan. Isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Wakayama. Kaya naman, ang dami ding tao. Almost 2 lapad din yung nabayaran namin pagpasok namin dito. Pagdating mo sa loob, may mga rides or mga palaruan sa mga bata. Another bayad na naman yun. Ay, Nasko! Kapuy di pa yung life ko na kapuy na ikin siya. Sada ilit ha? いないね。
新しいメンバー。何種だ？バレバレット。Ito naman yung panghuling palabas bago magsara. Hanggang alas 8 ng gabi lang kasi sila dito. Ay, nako! 7 magsisimula yung palabas. Halos isang oras din bago matapos. Tapos yung nabayaran namin sa palabas na ito ay 1,000 yen. Wala kasing bayad si Bunso. Ay, nako! Kaya para sa 3 tao lang yung nabayaran namin. Iba pala yung presyo sa bandang malapitan. Oh, no! Medyo mahal siya konti kumpara kung doon ka upo sa bandang likod. Bago magsimula ang palabas, may mga pagkain tinitinda sa gilid kaya pwede kang bumili. Ang ganda ng view dito banda. Habang nakaupo ka dito ay matatanaw mo yung paliparan ng eroplano. Wow! Kaya naman kapag may dumadaan na eroplano ay makikita mo talaga. Sobrang ganda ng palabas, super nag-enjoy talaga kami. Kaya naman di namin namalayan yung oras na patapos na pala. Wow! Sa buong araw, marami talagang palabas na nagaganap dito. Kaya lang, di na namin napanood lahat. Ay, nako! Medyo nagtagal kasi kami doon sa palaruan ng mga bata. Sobrang nag-enjoy talaga doon si Bunso. Mura lang naman yung entrance fee. Yung nabayaran ko kay Bunso ay nasa 400 yen lang. Since ako kasi yung magbabantay kay Bunso, kaya yung nabayaran ko ay nasa 200 yen lang. Hanggang 40 minutes lang yung tagal. Ay, nako! Dito sa lugar na ito, ang pinaka main attraction talaga nila ay yung panda. Wow! Mula sa pagkain, sa mga paninda at iba pa ay makikita mo talaga ang larawan ni panda. Kaya kung mahilig ka at gusto mo makakita ng panda sa personal, ito yung isa sa mga lugar na ma-recommend ko na puntahan mo. Wow! Lalo na kapag may anak ka, talagang mag-i-enjoy sila kapag pumunta kayo dito. Kasi bukod sa magandang tanawin, marami kang mga hayop na makikita, masasarap na pagkain, magagandang palabas, at mga exciting na rides. Wow! Sa safari naman, for sure sobrang mag-i-enjoy din yung mga bata. Pagpunta nyo sa loob, pwede kayong magbisikleta, maglakad o sumakay ng train. Pero yung marirecommend ko sa inyo ay sumakay kayo ng train. May area kasi na train na yung nakakapasok at mas makikita mong malapitan yung mga lion at saka tigre. Wow! Sulit talaga yung bayad at pagpunta mo dito. Lalo na kapag nanood ka nitong panguling palabas nila. Wala talaga akong masabi kasi super nag-enjoy kami lahat. Share ko lang sa inyo kung ano pa yung mga ibang bagay na kailangan nyong malaman bago kayo pumunta dito. Kung may dala kayong sasakyan ay may bayad pala yung parking area nila. Yung bayad naman ay nakadepende sa laki o ilang gulong ng sasakyan mo. Yung nabayaran namin ay nasa 1,200 yen lang. Sa entrance pa lang kailangan mo nang magbayad para sa parking area. At dito nagtatapos yung palabas. Ito yung panghuling palabas bago magsara ang lugar na ito. Natapos yung gabi na sobrang napakaganda dahil sa fireworks. Habang naglalakad kami palabas para pauwi, nakapila naman yung mga taong nagtatrabaho dito. Bumabati sa iyo at nagpapasalamat. Kaya naman sobrang na-enjoy talaga namin ang araw na ito. Mula naman dito ay bibiyahe kami uli papunta sa hotel. Mga isang oras din ang biyahe. Ay, nako! Bukod sa sobrang pagod ay inabutan din kami ng gutom. Pero okay lang, sulit naman yung araw namin. At kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang yan sa ating video. Hanggang dito na lang po, maraming salamat sa inyong panonood. At sana nag-enjoy din kayo sa ating pamamasyal for today's video.